Back-to-back ng record high ang bilang po ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Posible pang tumaas yan sa mga susunod na araw. Kaya ang tanong, balik alert level 4 na naman ba? Nasa frontline ng balita niyan, si Maricel Halili. Sa paglopo ng COVID cases sa bansa, hindi na raw malayong ibalik sa alert level 4 ang high-risk areas kabilang na ang Metro Manila. Sa ilalim nito, bawal ulit ang sinihan at 10% na lang ang seating capacity na papayagan sa mga indoor venue gaya ng restaurants. Ang face shields pwede na rin ibalik ng mga LGU at private establishments. Possible yan. Ano? At ang maganda naman nung dineklara dito sa NCR ang alert level, nakita ko na sumunod yung ating mga kababayan. Kumonti talaga ang tao sa labas, no? Sabi ng Okta Research Group, posibleng maranasan natin ang peak ng COVID cases sa kalagitnaan ng Enero. Pinakakritikal ang sitwasyon sa NCR. Katunayan, lagpas 50% na raw ang positivity rate dito. Ibig sabihin, 5 sa bawat 10 tao na tinetest ang nagpo-positibo sa COVID. Sabi ni Professor Guido David, kahit mild symptoms ang nararanasan ng karamihan sa mga may COVID ngayon, nahihirapan pa rin ang mga ospital. Marami kasing healthcare workers ang nahawa na rin. It would probably help if we slow it down to some extent and if we can slow it down by decreasing capacities in establishments and public transportation. But again, that's a decision of the government. Pero nauna nang sinabi ni IATF at Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles na may parameters na sinusunod ang pamahalaan sa pagdedeklara ng alert level. Kabilang sa parameters na ito ang 2-week growth rate o pagtaas ng COVID cases sa loob ng 2 linggo, average daily attack rate o kaso kada araw, at ang total bed utilization o kung napupuno na ang mga ospital at isolation center sa isang lugar. Bagamat mataas ang kaso sa Metro Manila, nasa moderate pa lang daw ang total bed utilization, hindi pa sapat para mag-alert level 4. NCR continues to be alert level 3. And again, kailangan mag-escalate agad po kami basta tumama po sa mga parameters. Kung si Presidential Advisor on Entrepreneurship Joey Concepcion naman ang tatanungin, mas maiging limitahan na lang ang pagkilos ng mga wala pang bakuna gaya ng rekomendasyon ng Metro Manila Council. Because they are the ones that would overwhelm the hospitals. And when the hospitals are full, then there's no choice. Sana makapag-stock kayo ng supplies ninyo that will last. Sa gitna naman ito, may kumalat namang voice clip ng isang lalaki na humihikayat sa publiko na mag-stock na ng pagkain dahil magpapatupad na raw ng total lockdown. Will announce total lockdown for the entire Philippines. Giit ng Malacanang, hindi ito totoo. Apilan ng pamahalaan sa publiko, huwag nang i-share ang voice clip dahil nagdudulot lang ito ng panic at hindi nakakatulong sa sitwasyon ngayon ng bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.